So, I know, namiss ko po kayo kahit 10 days lang ang 10 days na ako sa Indonesia, but I know na may ginawa sa, and I'm so excited this evening to share ano yung ginawa ni Lord sa akin sa travel ko sa Indonesia. But before that, please join me in prayer. Shall we pray? Let's pray. Lord, we thank you and we honor you for this wonderful moment na binigay sa amin. Let your Holy Spirit, Lord God, move in a powerful way. And let your Holy Spirit, Lord God, move in understanding that in your words, Lord God, na lumalabas, na lalabas sa aking lips, will strike our hearts, will strike our belief, will strike our life, Lord God, that we may come to cling on you and to grip our lives on you, Lord God, na walang makapagbibigil sa atin to know you, to love you, to follow you, and to honor you with all our lives. Lord, bless your words, and we honor you and we praise you. In the mighty name of Jesus, we pray, and everybody says, Amen. Amen. I am so inspired sa pagbabalik. So, sa totoo lang, itong damit ngayon na bigay nila doon, this is one of their national costume. So, meron pa mga sobrang colorful, hindi ko na naisuot kasi parang pili ko pagsuot ko yun, umiilaw ako sa ngitin ko. But, salamat sa sponsor ko doon sa Indonesia. So nice yung experience ko doon. And I can say na ang sarap mamuhay sa mga pangako ng Panginoon. At hindi ko in-expect that I makakapunta ako doon by the grace of the Lord. Sobrang nakakamangha ang mga gawain ng Panginoon when it comes, pag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. And let me share some of the pictures na meron ako. So, ito po ang padyak nila sa Indonesia, yung pasahero nasa harap. So, sabi ko maganda to sa lagi kasi pag galit ka, bilisan mo, kasi pray mo. So, syempre nahilig ako sa kape, hindi ko na ako sa maraming kapihan. At una kong food na tinikman is ang tawag nila bakso. Tapos yung gate namin sa Singapore, D30, sabi ko, D30, nagpapicture ako. Sabi ko, nagkataon. But ang pinakamasarap na experience ko doon yung one day millionaire kami. Kasi po, ang $1 is 13,500. So nagpapalit kami ng mga $200. Sabi ko, wow, ang daming pera. Tapos nakalagay, 2 million plus. Oh, sabi ko, millionaire na ako. So, binicture ko po yung mga pera. So, yan po yung mga mali. Pero ang mamahal naman ang pagkain, ang isa pong bota, isa pong can na Coke is 10,000 rupee. Ang isa pong bakso is 15,000 rupee. So, parang bawi-bawi lang. Pero iba yung thinking na is abundance kasi maraming pera. Pero pag kinumpir mo, ang isang peso is 254 na rupee. So, mas malaki pa rin yung halaga ng ating pera. But, sumunod na eksena, pagbaba ko namin ng Jakarta, ito na. Hindi ko yun na-expect, it's a disappointment. Sobrang na-disappoint ako kasi may sumalubong sa amin na airport porter. Since hindi sila nag-English, walang nagtatagalog, of course. Maghanap kami ng Pilipino, magkakamukha ka. Sabi ko, mukhang Pilipino naman lahat. But, parang pare-pare sila kasi Asian. But, walang nag-English. Meron isang lalaki na medyo magaling ng English. Pero alam mo, nangyari na naloko kami. Dinala kami sa isang lugar, tabi ng airport. And then, nakakatakot kasi parang nasa condo lang. Ibubuk na kami ng airplane ticket papunta ng Semarang. Parang Naga to Manila pa ang biyahe namin. But turn out na walang nangyari. Walang free hotel na nanay. So, nagbigay na lang kami, hinihingan kami ng pera, 500,000 rupees. So, that's big. So, alam mo yung parang nalulumo kami kasama ng team ko. Sabi ko, totoo ba? Sabi ko, sobrang frustrated, sobrang disappointed kami sa unang salubong sa amin ng Indonesia. Sabi namin, Lord, bakit kayo ka? But yung tatlo kong nakasama, they are hopeful na meron mangyayari. And with that disappointment, parang sabi ko, Lord, hindi na ito makaiba sa buhay namin. We always experience disappointment in our lives. Na-experience mo yun? Every day sa buhay natin may disappointment. Sometimes we expect to this and hindi nangyayari. Ano nangyayari? Nadi-disappoint tayo. And sabi ko, Lord, sobrang disappointed ako. Lumipad kami, buti lang, nakaalis kami sa lugar na yun. And we went to a hotel. We pray kami, Lord, we know na meron kong gagawin much better than this experience that we have. Have you ever been disappointed? Yes. Masubukan mo lang na-disappoint?
Pagising mo ng umaga, nakita mo mukha mo, disappointed ka sa mukha mo. Lahat na lang, nadi-disappoint ka. Everyday. Ang hirap ng buhay na palaging disappointed sa lahat na nakikita mo. Even me, hindi ako excuse sa disappointment. Nakakadami rin ako ng disappointment. But you know what? In that experience, meron ako natutunan. Oh, diretso mo na yung disappointment. Mamaya mo na yun. Disappointment. Alam mo, meron akong natutunan sa lesson na yun. For 500,000 rupees, natutunan ko pa ano ang disappointment. You know, when you exchange the letter D sa H, magiging disappointment. Gagawin ni Lord na yung disappointment mo, His appointment. Remember in Romans 8:28, everything works together for good for those who believe and love God. Alam mo, yung disappointment namin, totoo lang, God made a way. Yung igagastos namin na dollar papuntang Semarang, meron akong sumagot, millions na rupi. Meron sumagot, tapos hindi lang sila simpleng eroplanong bilisan. Sobrang ganda. Yung mga kasamahan ko, tumantuwa sila, punta naman yung eroplanong ko, may pagkain, may TV. Although, alam mo, prayer ko kasi I'm the responsible of that team. Sabi ko, Lord, sana maganda naman ang eroplano namin. Praise God. Sa loob-loob ko, sa eroplano lang, pray ako, Lord, i-compensate mo naman yung disappointment namin. No, the Lord compensated that disappointment when we have faith into the Lord. That's why your disappointment is His appointment sa moment. Amen? Kaya okay lang na ma-disappoint dahil pag pinalitan mo yung letter D, mangyayaring His appointment. Amen? Sabi mo sa katabi mo yung disappointment mo, appointment pala yung ni Lord sa'yo. Sa pictures, I saw you some pictures. Right, ito po, I was given a chance also to teach sa international audience na nag-post ako, nag-ask ako ng prayer. Kasi ang hirap, hindi sila nakakaintindi ng English. So, binigyan po ako ng interpreter. Okay? Tawa lang po siya ng tawa. Kasi minsan, hindi niya naiintindihan yung English ko. Nag-action-action na lang ako. Minsan, hindi na na-interpret. Tawa lang kami ng tawa. But turn out, you know, praise God dahil nag-move si Lord sa mga leaders nila. So I was given a chance to speak to these people. Sabi ko, ibang level na ito, international audiences. Around Malaysia, ibang leaders na dito from kakarating bansa ng Indonesia. And that lady, nagpa-picture ako kasi nung nakita niya ako, sabi niya, you're from the Philippines. Hinawag niya ako, sabi niya sa akin, come here, I wanna pray for you. The Lord is giving you your nation. Sabi ko, wow, parang lumubog ako nung sinabi niya, the Lord is giving you the nation. Wala na ako nasabi, sabi ko, amen. Na-record ko po yung kanyang panalangin, hindi ko po maintindihan. Sabi na ako, amen. Pero alam ko, meron siyang pinanalangin sa akin that there's a bigger and better things na hindi lang ako, yung amen ko yun, hindi lang po ako, kasama ko po kayo. Amen. Gusto mo ba yun? Amen. Yeah, and I'm so excited. What God can give, will give to us as we, you know, as we start this community sa Lighthouse Christian Community. And I am, meron ba akong mga pictures na rin, please? Alright, this is the conference na pinunta namin. Sobrang, alam mo, pagpasok ko palang wala na akong ginawa, kundi nakanganga at umiiyak. Kasi parang feeling ko nasa langit ako. Sobrang grabe yung presentation nila sa pagpupuhi sa Panginoon. You know, these people, they have this costume, nagmanalangin sila, itong mga nakaluhod dito. These are the leaders, big churches in Indonesia, and they united in one to pray for their country. At lalo ako naiyak nung dito sa lugar din, sa baba ng stage sa kaliwa. Andito ang bandila ng Pilipinas. I was so ashamed that I never prayed for Indonesia, but these Indonesians prayed for our country. After ng conference, ilapit ako yung kaysa ng pastor in behalf of my country. And thank you so much for praying for our country. Sabi niya, you should pray for your country. You should pray for your country. Today, sana, please give a prayer for sa US na yun, sa Florida, please. Let's pray for Florida. You know,
wala, itong isang conference, sobrang iyak lang ako ng iyak kasi yung presensya ng Panginoon, damandam ako sa pagsasayaw, sa pagtutugtog, sa kantahan. At ang tingin nila sa Diyos, iba sa pagtingin natin. Alam mo, ang Diyos sa kanila, it's a king na deserve niya ang glory, deserve niya ang praises. Kaya pag sila po ay kumanta, sila po ay tumugtog. Alam mo, lahat ng klase ng instrument, nakita ko, meron silang shofar. Alam mo yung shofar? Yung ano galing sa sungay ng sheep at ginagamit nila pang trumpet sa Israel. Alam mo, pag pinapanunog niya, sabi ko, Lord, haraming ka na ba? Gusto mo, Lord, dumating ka pag nasa Pilipinas ako? Ibang klase. Oo, takot na takot kasi grabe. Napaka-glorious ang tingin nila sa Panginoon. When Jesus Christ is King, and we need to worship Him in reverence, in awe. Alam mo yung, we have the fear of worshiping. Sabi ko, Lord, iyan, iya ako sa sarili ko. When fact, ang tingin ko kay Lord, parang lumiit. Sa kanila, grabe yung laki ng tingin nila sa Panginoon. Ibang klase. You know, their music team, pagkakasin ng tumugtog, ito po yung stage, andun sila sa likod. Di ba minsan, pag music team, nagmay-merienda, kumakain sila, ano mo ginagawa sa likod, nananalangit. Dito sa silo ng stage, sinisilip ko kasi may mga ilaw, yung parang ang daming nananalangit sa silo ng stage na to. So that the event will flow in the presence of the Lord. And I am so blessed sa pagpunta niyan dahil, alam mo, 7 o'clock ang event. Pag late ka, wala ka na maupuan. Pero dahil VIP kami, sarap na tawag ng VIP, no? Hindi lang VIP, BVIP. Sabi ko, bro, what is BVIP? Pastor, that's very, very important person. Sabi ko, are you not joking? We are not joking. So pagpunta namin doon, meron na kami upuan. Pero pag late ka, wala ka na maupuan. That's how they're passionate to worship God in spirit and in truth. Next. So, andun din ang pinakamalaking mosque sa lugar na yun. So, can you imagine ang Christian sa camp? There are many Muslim extremists. Kaya itong mga Christian na ito, grabe sila magpungin sa Panginoon dahil may resistance. And there is a news that in Jakarta, gagawin kung ano yung ginawa sa Marawi, they will do it in Jakarta. Hindi naging successful to, ililipat nila sa Jakarta. That's why, let's pray for Indonesia. Gusto nila maging Muslim country. Dahil ang Christian doon ay 40% ng dumadami at dumadami. The biggest church na doon is 10,000. It's Christian. Next, this one is a Buddhist temple na matatawa ka sa history. Itong check one na ito. Check one na ito. Siya po ang nagkala ng Muslim. Can you imagine? It's so awkward. It's odd. Dahil Buddhist siya pero siya nagdala ng Muslim. That's a history ng Indonesian. Grabe no? Chinese. Ito mga, ito, may comment po eh. Okay, next. Ito po ay Holland Bakery. So, baking na lang po yan. Friends. I mean, boxing natin natin na. Alright, thanks. The Healing Bread. This place, this is a tawag nila is 1,000 windows or 1,000 doors. 1,000 po ang doors dyan. Wala na po pumunta kasi that was like 15 centuries. Naging ano na siya, puntahan na lang ng mga tourists. Alright, and meron pa ba ako? This one, Marba. Ito po ay, kung nakapunta ka na sa Ilocos Sur. Alam mo po ang daan nila, bricks. Sobrang it was preserved. Pero hindi na nila ginagalaw. Sabi ko, bakit hindi nyo gawin yan na parang for tourist spot? Sabi na, our government is corrupt. Sabi ko, wala pinagkaiba. The problem is the corruption. This one is very beautiful. Right? Ang ganda, tingnan pag andun ka, alam mo po yan, ay dating cemetery po yan. Tapos, tinirahan ng mga squatter. Ang ginawa ng gobyerno, kinulayan nila, pinabigay yung mga lupa, ay naging tourist spot po yan ngayon. So, it's a colored squatter. Okay, so napakaganda. Meron po yan sa Baguio, nagsimula yan sa Brazil. Right, sa mga spa. Meron din sa Baguio. So, hindi ko alam kung sino ang nagkaya, Baguio ba o ang Indonesians. Right, this is the church ni Pastor Victor. Sila po ay two years old. Member po nila mga 3,000. Tapos they rented bodega for the meantime. At sa dami ng member, dito na po sila umuupo sa harapan. Grabe po, alas 7 ang service. Alas 7 ng umaga. Bilang mo ang grabe yung passion nila. Hiyang-hiya ako sa review kasi kami yung guest, kami po yung late. Tapos nag-worship na sila. Sobrang nakaka-bless that their passion for God
yung pagkakilala na nila kay Jesus Christ, na alam mo yung they are really crazy in love with God. Iba yung tingin nila, kaya yung tingin nila sa Panginoon, yun din yung reaction nila sa buhay nila. Ang pangalan ng church nila is higher than ever. Pag sinabi mo, God bless you, sabi nila, God bless me more. Iba yung tingin na, Pastor, ang laki-laki na ng church na ninyo. Ano ba sabi, this is things mo, Pastor. We are praying for bigger things sa buhay namin. Everybody ang thinking nila, because God is big, God is bigger, God is everything, ang thinking nila, kung ano yung meron ng Diyos, meron din sila. And no wonder, kapatid, itong church nito, maraming pinagpapala, may orphanage sila. May orphanage. Nakita naman ng Christian group dito na may orphanage, wala pa. Wala pa. You know, they help the communities. At isang pinaka-favorite kong minister nila, yan, pamanyan, please. Next. Grabe na. Okay, di makita rin. Ito po ay LGBT ministry. Mga Becky po yan. Next pa. Sige, next. Ayan, okay. Kita mo yung mga baling. Ito po ang head ng kanilang ministry. Babae po yan, lalaki din po yan. So, bago pong pagkamalanan. Okay, that church, they are catering 500 LGBT. Okay, this is the situation. Ang LGBT sa lugar nila is bawat kasi Muslim country. And they are not protected by the law. Kung bubugbugin ka, papatayin ka, wala silang pakialam. Then prohibited ang pagiging kadi. Walang trabaho, hindi ka pwede pumasok ng school, hindi ka binibigyan trabaho. Ang option nila, dalawa, magpakamatay at maging prostitute. These people are prostitute. Dumalabas lang sila 12 ng gabi hanggang alas 4. Yung iba pag gumaga talagang brusko. Pero sobrang nakakaawa yung situation nila. And their church is the only church reaching this LGBT. 500 na Beckys. You know, ginagather nila ng gabi. Alam mo, ginagawa lang na nag-pray. Tapos sabi ni isang bali, iba, where you from the Philippines? Iba yung pinantik ng lips niya. Kung hindi kita niya ako, ganun siya. Oh. Sabi niya, you know what? Na tawag kasi na the lady boy in your Philippines are beautiful. Sabi mo, come. Let's come in the Philippines. Yeah, but I will come with you. Kinakabahan na ako. Sabi ko, let's go home. Sabi ko, no, they are safe. Tapos, nag-present. Tapos ito, masyado malam dito. Imanigit niya sa akin. Sabi ko, eh meron siya. Sabi ko, medyo malam. Sabi ko, can I touch? Is that real? No, that's real. Nung hinawakan ko, sabi niya, wow, the business is starting. Sabi, tapos nag-preso, umuwi na kami. Ang pinaka nakakatapot na pinunta namin ito, medyo madilim. Kasi, nirarayot ko sila ng mga kalalakihan, binubungkong talaga. So, nagtatago sila sa dilim. Okay, so, nung lumabas sila, nakakatapos. Ano, parang mula ko na yung mga pamumukha nila. But, you know, imbes sa pagtawanan mo sila, maaawa pa sa situation nila. Sabi nila, buti pa sa Pilipinas, sobrang free. Pero dito sa amin, hindi. Pag-uwi ko, dalang-dala ko po yung burden na yun to reach the lost sa ating Panginoon. Maraming lost. We need to bring the lost to our Lord Jesus Christ. Alam mo, maraming dumating si Lord. Earthquake, bagyo, sobrang lalakas. These are the indications na malapit na kung dumating si Lord. And we're in fact, huwag ka makakot. Dahil when Jesus Christ is in you, because ka naman, it is in His words. Amen? Don't be afraid. Huwag ka matakot kung may makakarinig ka ng rumors of wars. Sabi niya din kanina, Pastor, baka naman malayo pa dumating si Lord. Mga pag-engineer ka pa, makakuha ka pa ng 100 contract. Ano? Ano ito dito? Contract, malay mo, mas may pang 100 dumating si Lord. But anyway, our lives is not for here. Our lives is meant for heaven. Na pinapromise na natin pa. That's why, do not dwell on this world. Do not dwell on this world. Dwell in the promises of our God. Next, please. That's why my talk today is walk in God's promises. Let's walk in God's promises. Alam mo, yung promise nung naloko sa amin ay panloloko talaga. Maraming promise ang mundo na ito. Na you thought it's good. Naniwala tayo, you were deceived, and in the end, talong-talo ka. But the promise of the Lord is different. It's real. Totoo at gagawin niya. It's on time. Minsan, kailangan mo maghintay. But the promise of the Lord is real. Totoo, totoo po. That's why we need to walk in God's promises. The Bible has recorded 33,000 promises for people. Ang Bible po ay hindi para i-explain. Ito po ay para i-claim mo and tell it to the Lord. Lord, this is your words
and I want to claim this sa buhay ko. You know, we need to claim yung mga salita ng ating Panginoon sa buhay natin. Let's walk in the promises of the Lord that hindi siya nagsisinungaling. When God gave promise to Abraham, ano pong promise ni Lord kay Abraham? Abraham, sa lahat po ng pagan, si Abraham po ang response kay Lord. Then sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, I will bless you. I will give you more descendants. Pero buong ang kanyang asawa. But the Lord says, I will bless you. Bibigyan kita ng maraming anak. Sindami ng tala, sindami ng buhangin ang ibibigay ko sa iyo. Hindi pa nangyayari, pero may promise ng Panginoon. Then sabi ni Lord, sabi ni Yahweh, Abraham, yung magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Yung mag-curse sa iyo, i-curse ko. Grabe ang protection ng Panginoon, no? Then 4,000, 5,000 years ago, dumating si Jesus Christ. And St. Paul says, yung pangako na binigay kay Abraham will come to us, will come to pass through our Lord Jesus Christ. Therefore, ang pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa'yo, ang pagpapala na, na binigay at sinabi ng Lord kay Abraham will also come into your life as you claim it sa buhay mo. Sa una, parang disappointing. Pero sa totoo lang, his appointment yung mangyayari. Look at this verse in si Paul and Silas. Paul and Silas, sila po ay mga disciple ni Jesus Christ. Napaka-disappointing ang situation ng buhay nila. They serve the Lord. They give their lives to the Lord. They preach the gospel of the Lord. Pero ito ang nangyari sa buhay nila. The crowd joined in the attack against Paul and Silas. And the magistrate ordered them to be stripped and beaten in rod. Ang hirap naman yun. Bumarat ka na nga, ibibit ka pa ng rod. Right after they had been severely clogged, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received this order, he put them in an inner cell and fastened their feet in the stock. Imagine mo, binubog, sinugatan, nilagay sa bartolina. Anong cause? Nagsishare ng gospel. Nasubukan mo na yun? Because you were persecuted because you shared the gospel. Wala pa tayo sa level nila. Ang level pa lang natin is this, Lord, help me. Lord, bless me. Lord, protect me. Lord, ibigay mo sa amin to. Lord, ibigay. Wala pa tayo sa level na, what can I give? What can I do for you, that Lord? This time, nasasaktan pa lang tayo dahil sumasama tayo sa Christian group. This time, na-persecute ka because you have found new faith. And it feels like parang ang tingin nila sa'yo baliw ka. Ang tingin nila sa'yo, sooner or later, people will reject you because of you have found new faith in the Lord. Pero ang level ni Paul and Silas is different. Nagsishare na sila ng gospel and they were beaten. And they were, kung anong ginawa sa kanila. Kung ikaw nasa kalagay ni Paul and Silas, anong sasabihin mo kay Lord? Lord, nagsaserve naman ako, ba't ganito buhay ko? Kung ikaw nasa kalagayan niya, madidisappoint ka rin ba? Yes. Me, madidisappoint ako. Madidiscourage ka rin ba? Yes. Sa mga difficulties na yan, maiistap pa ang buhay mo? Yes. It is normally na nangyayari sa atin. Namnamin mo lang yung mga disappointment na yan. Because may gagawin ng Panginoon sa mga disappointment na yan. Amen? 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 Tingnan natin na nangyari. Anong ginawa ni Paul and Silas? Nagreklamo? Naghumerentado? Kumuha ng lawyer? About midnight, Paul and Silas, anong ginagawa? Praying and singing hymns to God. These people are crazy. Alam mo, kaya naman nilang magdemanda eh. Wala naman silang ginagawa mali. Kaya naman nilang, you know, tawagan ng mga buong Jew para iligtas sila. But alam mo, ginawa nila in the moment that they are disappointed. The moment na sila po ay discouraged because yung nangyari sa kanila hindi maganda. Anong ginawa nila? Prayer and singing hymns. They prayed. When was the last time you prayed? Wala sa vocabulary nila ang magreklamo. Wala sa vocabulary nila ang, oh no, Lord, mangisi sa ating Panginoon. Ano mo vocabulary nila? It's to pray and sing hymns to God. That's why when you come here, we sing songs. Wala mo practice po yan. Kasi nagpa-practice ka rito sa church pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, hanggang Saturday. Ang daming discouragement and disappointment ang mangyayari sa'yo. And the only thing na nakita kong principle dito is to pray and worship God. Amen? Ang ganda nitong principle na ito, hayaan mo na ang Panginoon ang gumalaw, hindi ikaw. Can you see the point? And I wanna do this in my life. Hindi ka excuse ng disappointments. Hindi ka excuse ng discouragement.
But look at Paul and Silas. They just pray and sing hymns to God. And the other prisoners were listening to this. You know, siguro sila sabi, yan may mga baliw, kumakanta na naman. And suddenly, there was just a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. And at once, all prison doors flew open and everyone's chains came loose. Pwede bang sirain ng earthquake pag naka-posas ka? Kaya ba yun? Eh grabe itong violent earthquake na ito. Pati posas nasisira. Alam mo, gusto mong makawala? Gusto mong makawala sa mga disappointment? Gusto mong makawala sa mga naka-posas ka na nakaraan? Kapatid, prayer and hymns lang ang solusyon yan. Pag sinabi mong prayer and hymns, binibigyan mo ang karapatan ng Panginoon na gumalaw sa buhay mo. Kasi for the rest of your life, ikaw ang gumagalaw. For the rest of your life, you are doing things into your life. Gawin ko ito, gawin ko ito, gawin ko ito. Wala rin nangyayari. Pagbigyan mo naman ang Panginoon this time. Pagbigyan mo ang Panginoon. Pray. Pagbigyan mo ang Panginoon. Worship Him. And let the Lord move into your life. Amen? Pwede bang pakitabig-tabigin sa Panginoon? Pagbigyan mo naman ang Panginoon. Pagbigyan mo naman. You know what's next? Alam mo ano nangyari? The jailer woke up and when he saw the prison door open, he drew his sword and was about to kill himself. Magpapakamatay na siya. Kasi failure yung pagbabwardya niya. Because he thought the prisoner escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We're all here." Kung itutuloy mo yung kwentong yan, yung guard na yun and his family accepted Jesus Christ on that moment ng spot. Di ba yung pangit na nangyayari, may magandang mangyayari? Even into your life. Just go on. Kahit may nararamdaman ka, Lord, pangit ito. Lord, disappointing to Lord. Ang pangit. Go on. Huwag ka susuko. Amen. Amen. Yes. Huwag ka susuko. Because your disappointment is His appointment into your life. Amen. 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 Just walk through His promises. Because the promises of the Lord, you know, is better, bigger, bolder. Better than life na meron ka. Ang problema, hindi lang natin piniglain. Alam mo kapatid, sayong-sayo yun. Sayong-sayo yung mga pangako yun. The problem is this, we are limiting God sa buhay natin. Don't limit God. Sayong-sayo yun. If people say, God bless you, yes, bless you more. You know, you need to declare sa buhay mo because you are the son and daughter of the King. You're the son of Jesus Christ. You're the daughter of Jesus Christ. Claim that sa buhay mo. At huwag na huwag kang papayag na hindi gagalaw ang Diyos sa buhay mo. There's a song that says, "Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain." I love that song. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpapalain. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, "Di papayag ang Diyos na hindi ka pagpapalain." You know, in Indonesia, I observe our brethren there. Dinalagay kami sa ibang klase sila mag-bless ng foreigner o maybe siguro I'm a pastor. You know, dinalagay kami sa unang hotel, tapos na-desert nila na yung isang kasama ko, irritabi sa hotel. Kinaumagahan ka pa rin, dilipat kami sa mas magandang hotel. Ano yung parang hiyang-hiyang ng kami? And then everyday, iba't ibang sumusundo sa amin. Everyday, iba't ibang kainan ang pinupuntahan namin at pinakalasang pauwi na kami. Yung mga kasama ko, kasi wala na akong dollars, ayaw kong gumastos, ayaw kong bumili ng tawag dito ng pasalubong. Kasi wala na, sabi ko pumunta lang ako for conference. Yung mga kasama ko, nagbilihan na. Tapos, mayroong mga kakanin doon. Sabi ko, "Can I have one?" Titinikman ko masarap. Yes. Yung isa, "Can I have one another?" Binigets. Lahat ng mga pagkain, tinikman ko na, sabi ko, "Okay na ako, Lord." Tinikman ko na lahat ng pagkain. Then all of a sudden, sabi ng friend ko, "Ba't hindi ka bumibili? Bakit?" Kasi daw, babayaran nila. Yun na ano, pastor. So alam mo, kumuha na ako ng konti. Kasi hindi na ako kasi gusto ko magbigay din sa kanila. Kaya wala ako maibigay eh. I want to give them a gift. Gusto ko bumili ng books. Gusto ko i-greet din sila sa Indonesia. Pero wala ako. Wala akong maibalik sa kanila. Alam mo, kailangan ko lang maibalik ay panalangin. Sabi ko, "Kapatid, I can just only pray for you." Yun na kaya ko ibalik. At doon ko naranasan ang grasya ng Panginoon. Yung grasya ng Panginoon na pinubuhos ng Diyos sa'yo, kahit hindi ka karapat-dapat, binibigyan ng Lord sa'yo.
The grace of the Lord is this, the unmerited favor. Marami nang binigay ang Diyos na yun, nakakalimot tayo sa Kanya. And doon ko naranasan, sabi ko, Lord, eto na yung grasya mo. Yung wala akong maipalit, wala akong maibalik. Sa totoo lang, yung mga binibigay ba ng Diyos sa buhay mo, kaya bang ipalit yung buhay mo? What do you think? Yung pag-aten-aten mo ng church, wala pa yun eh. Yung buhay mo na pagsisilbi sa Panginoon, wala pa yun. Comparing sa binibigay ng Diyos sa'yo araw-araw. In response to that grace, ano kaya ang response mo sa Kanya? Yung iba ang tingin sa kay Lord, ganito lang. Nung sinabi ni Lord, this is my promise to you, totoo kaya yan, Lord? Baka nagbibro ka ko eh. Totoo kaya yan? You know, kung maranasan mo ang grasya ng Panginoon, dapat ang response mo pagmamahal. Dapat ang response mo pagsisilbi sa Kanya. Dapat ang response mo ay kagaya ng Kanyang puso. Amen? Kagaya ng mga friends ko sa Indonesia. Iba't iba, araw-araw, 10 days, mayroon ako 10 kaibigan na nag-bless sa akin. At ang pinakanabasan yung puso ko, yung head ng orphanage, sabi ko, saan niyo po kinukuha yung fund? The Lord. Pag nawala ng, pag wala ng pambayad ng kuryente, nag-pray daw sila at tinuruan ako ng kanta. Sabi ko, Pastor, I want to teach you a song. Sabi niya, money, money, come to me. Ay, maganda yun ah. Tapos sabi niya, Pastor, you want it higher? Sabi niya, dollar, dollar, come to me. Parang maganda yun ah. Katayin na natin. Money, money, come to me. Power! Kaya nung wala niya kami pambayad doon, sa sabi ko, Lord, money, money, come to me. Alam mo, namumuhay sila sa pananampalataya. At ang taas ng pananampalataya nila, sa tabi ng orphanage, may malaking lupa. Sabi ko, Pastor, will you buy that? No, Pastor, that's so small. We are looking for bigger. Sabi ko, nababaliw na ako. Sabi ko, Lord, naglipat lang ako ng ibang bansa, na iba na yung paningin ko sa Diyos. Ibang klase. Na sana ang pagtingin natin sa Diyos is bigger, not small. He's not made of stone, of paper, or whatsoever things na galing. God is not like that. Our God is a creator. He is big. He is alive. He is spirit. Amen? Palagpan natin ang Panginoon. That's what we need according doon sa gusto niya sa buhay natin. Amen? Tama na yung pagtingin mo sa Diyos na parang gagawin niya kaya o hindi. Ano yun? Nagbibiro lang ang Diyos? Nag-joke lang? Nung sinabi niya na pagpapalain kita, sasabi niya, joke lang. Ganun na ba ang Lord? Nag-joke siya? Ang Diyos, pag nakasulat sa Bible, seryoso siya. That's why sabi niya, magunaw man ang mundo, pero ang salita niya, maiiwan. Amen. That's why you need to trust in the word of the Lord. We walk through in the promises of God. Amen. 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 Ang kinamanan. Kung magpapastor yun ah. Papayagin kaya ng lola. Praise God. You know, in Romans 5:20, tunaw na tunaw ako sa Romans 5:20 na ito. Shall we read? But where sin increase, grace increase all the more. Grabe na ito. The more nagkakasala ka, ang grasya ng Panginoon bubuhos sa'yo. Therefore, kahit hindi ka magpatampling-tampling, mamahalin ka ng Diyos. Amen. Kahit nakaupo, lang, nakaupo ka lang dito, mamahalin ka ng Diyos for who you are. Amen. This verse is very powerful. Now, kung the more na nagkakasala ka, the more na ang grasya ng Panginoon bumubuhos, anong reaction mo kay Lord? Magpapatuloy ka ba sa kasalanan? Sa tingin mo? Kung ganyan ang salita ng Diyos, kung yan ang tingin niya sa mga kasalanan natin, ito kasalanan ko, 1 million, pero all the more, 3 million ang buhos ng grasya ng Panginoon, di ka kayo mahihiya? Diba? Anong response mo kay Lord sa kanyang grasya? Alam mo, ang response ko, love, affection, awe, and reverence. Magpapasakop ako sa Panginoon, Panginoon, sobra-sobra ang grasya mo, now come use me. Kaya yung mga brethren natin sa Indonesia, parang, you know, I fell in love with them, you know, not emotionally, you know, istorge, family love, you know, agape love. Sabi ko, I love my brethren. Alam mo, wala na akong masabi, kapatid, I love you. Tinuruan ko pa sila, mahal ko kayo sa Panginoon. Diba? And that's my response. Wala akong maibigay eh. Wala akong maibalik.
Pero sa loob lang ko, sabi ko, magbibigay ako sa orphanage ng 1 million. Yeah, 1 million. Rupees. Rupees, sabi ko, rupees. Pero ano ba, yun ang response ko sa kanila. Gusto kong resbaan sila. Sabi ko sa kanila, please visit my country. And pag pumunta dito, re-resbakan natin sila, amen? Amen! Dalhin natin sila sa Queen Volcano, i-preto natin sila dito. Resbakan natin sila ng pagpapala. Alam mo, nahihiya ako nung ang nagbigay sa amin yung head ng orphanage. Because hindi sila rich, hindi mo makikita sa lifestyle nila na rich sila. Meron silang dalawang kotse. Sabi ko, how did you get that? But sir, we prayed. Nag-pray daw sila isang araw, kinaumagahan may nagbigay ng kotse. Sabi ko, kotse, kotse, come to me. Then nag-pray yung asawa, after that, meron naman binigay, eto maganda. Yung sinakyan namin ng car, nabangga po sa isang bus na lumang bus. Nabangga. Yung bus, hindi nagasgasan. Nasira yung kotse. Alam mo, bumaba siya, pinitingnan ko, naglabas na yun. Lumabas ako. Sabi ko, pastor, in our country, that's... We need to fight for our rights. Sabi ko, nothing happens to that bus and your car was already destroyed. And yet, ikaw pa magbabayad. No. Sabi, no, pastor, no, pastor. Then sabi na isa ko sa mga mahugpong, okay, pastor, let's go inside. So, ang dami lang ng bus. And then, pagdating namin, nakita ko isa mga, hey, pangalan niya, Sephora. Mami, Sephora, don't you know that your car was destroyed? Ah, praise the Lord. Alam mo, that praise the Lord siya. And for the very first time in my life, sinang-sira yung kotse, sabi na sa mga, praise the Lord. Sabi ko, you are crazy. Grabe, praise the Lord. Wala na akong narinig, hindi reklamo, hindi away. Inakap pa niya ang kanyang asawa. Han, praise the Lord. Sabi ko, bali yung mga ito. Because they know the grace of the Lord. Sabi na, pastor, that's only a car. That's only. Kanina may nabalitaan ako. Kabalita ko ba ito? Kapanalig natin, nagasgasan na ng isang konti yung kanyang kotse. Pinagbabayan niya yung kapitbahay ni Papa. Nagsumbong, 3,500. Ay, kilala ko yun. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Ba't ganun? Bakit sa Indonesia ganun sila mamuhay? Bakit yung mga Kristiyano dito iba yung pamumuhay? Anong meron? Alam mo, alam nila ang grasya ng Panginoon. Siksik, liglit at umaapo ang grasya ng Panginoon. Wala silang maipagpapalaki, kundi ang ating Panginoon lang. Every time that I appreciate it, so bro, God bless you. You know, I mean, ang galing-galing mo, you're the boss. No, it's the Lord. Parang isa sabi, no, it's the Lord. I love your no, it's the Lord. Lahat. Ayaw ko sana kung namin kayo, umiinim ako eh. Pero nung na-realize nila na nagahanap kami ng batik, alam mo kayo na umagahan, meron na kami ng batik. Grabe. Nung sabi ko na, meron akong favorite na pagkain yung tinatawag na krupok. Krupok. Ang sarap. Sabi ko, I want that. Alam mo, bago kami umuwi, binigyan kami ng 1 kilo krupok. Sabi ko, grabe, desire mo pa lang, alam na nila, kinaumagahan, binibigay na nila. Remember in Psalm 27 verse 4, that delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your heart. Amen. Delight yourself. Make God happy sa lahat ng ginagawa mo. And He will give the desire of your heart. Amen? Amen. Ay, kahit hindi mo magpipray, bibigyan siya yung pinakamaganda. Amen. Chase the Lord. Delight unto the Lord. Make God happy sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Amen. Sabi ko sa'yo, kahit hindi ka humihingin sa Panginoon, desire mo pa lang. Alas 12 ng hanghalin na pati bibigyan siya ng Panginoon. And giving Him a top offering to the Lord. Parang ayaw mo. Wala ka sa kalata po, Toby, ha? Parang nararamdaman mo na yung design ni Lord, ha? Huwag mo nang i-spoil. Amen? Amen. Alamin natin yung grasya ng Panginoon. Alam mo, wala ka na sa part na pabebe sa harapan ng Diyos. Anak ka ng Diyos, eh. Meron bang anak na mahihiyaw humingi sa nanay tatay? Kapag mga anak mo, God, bring me, God, buy me this one, buy me. Wala ng Kinder Joy Egg. Buti na sabi ko, praise the Lord, na face out ang Kinder Joy Egg. Then sabi ni Lux ng God, I want the flat Kinder Joy Egg. May flat, may dumating na bago. Sabi ko, magagastusan na naman ako ito. Pero kahit ano, kahit ayaw ko, pag sinabi niya, God, buy me this one. Yes, kasi alam ko eh. Wala silang hiya-hiya, tama? At kahit hindi humiling si Abby ng diaper, bibigyan ko ng diaper.
Di ba? Eh, magbi-birthday siya, second. Kahit hindi niya sabihing, Dad, gusto ko ng Hello Kitty natin. Hindi niya naman sinasabi. Pero binibigyan namin dahil anak ko siya. Kahit hindi, Dad, ilagay mo ko sa magandang school. Kahit hindi nila sabihin, ilalagay ko sa magandang school. Dahil anak ko sila. Amen? Amen. And I will provide everything I can for my kids. Amen? O ikaw, ano ka? Anak ng Panginoon. Do you think nagbibiro ang Panginoon sa pag-provide sa'yo? Do you think the Lord is joking in His promises sa buhay mo? It's not. You are His son and daughter. Therefore, may karapatan pa, Lord, kung dito ako na-disappoint, Lord, meron kang ibibigay sa akin na iba. Amen? Amen. Money, money, come to me. Merong ibibigay si Lord sa'yo na mas better. Amen? Amen. May ibibigay sa'yo si Lord na mas bolder. Amen? Amen. Amen and amen. And for my last verse, na umuulan, praise God. Yeah. First critical, fourth verse, and for my last verse. Ito po ay prayer ni Jabez. Kailan mo si Jabez? Yes. Ang pangalan Jabez po ay nakakabit ang kamalasan. Ibig sabihin, pain. Alright? Kaya, noon kasi sa Old Testament, kung ano yung pangalan mo, yun yung future mo. Kawawa ka naman kung ang pangalan mo, Jabez. Pain, malas. Pinangalan sa kanya ng kanyang mga magulang. But you know what? Hindi siya pumayag. Hindi pumayag si Jabez. Sabi niya, I will change my destiny. I will change my future. Hindi ako papayag. By the way, anong meaning ng pangalan mo? Anong manapin? Anong meaning ng pangalan mo? Si Jacob, ang pangalan Jacob is deceiver. Kaya nung pinalitan ng ating Panginoon, ginawang Israel, na yung bansang Israel, in His name. Si Lord, mahiling magpalit ng pangalan kasi minsan ang mga pangalan nakakonect sa maling gawain. Ano kaya ang pangalan? Mark, ano sabi ng Mark? God of War. God of War, tingnan mo, kaya pala ganyan. Mukha ka ng warrior. Pero si Jabez, ang nasa iyo, Jabez, iba eh, kamalasan ang dala ng kanyang pangalan, mali, nakalagay na sa NSO nila. Dito pa yung palitan. Ikaw, kung magpapalit ka ng pangalan, ano ipapalit mo? Okay. Parang mga katabi mo kung magpapalit ka pa ng pangalan. But when Jabez prayed, the Lord honored his prayer, his faith and declaration sa buhay niya. Ang una niyang panalangin is this, because Jabez is faint, wala ko pa kapag-asa, ito panalangin na, oh, that you would bless me. Sabi mo nga, bless me. Bless sabi me. Mo, bless me, Lord. Bless me, Lord. Ano ayaw mo? Diba? Ang panalangin ni Jabez is this, that you would bless me. Lord, bless me. Hindi ako papayag na nakakabit ang pangalan ko ay kamalasan. But today, Lord God, I want to change by this declaration, Lord, bless me. Amen? Amen. Amen. Pwede bang pag-uwi mo mamayang gabi? Tukas na siya, Lord, bless me. Uligyan na maraming siya sa bahay. Declare your declaration. Ino-honor po yan ng Panginoon. Kung sa tingin mo ang pamilya mo hindi pinagpala, kaya mong i-break yan sa isang salita at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen? Sabi mo, Lord, bless me. Lord, bless me. Ayaw talaga. Bless me, Lord! Bless me, Lord! Malam mo na yung kalibari. Alam mo yung blessing na yan, hindi lang naman material eh. Pero okay naman, kung anong gusto mo. Anak ka nga ni Lord eh, di ba? Kapalan mo na ang mukha mo. This is not joke or this is not, you know, anything na biro-biro. This is the word of the Lord. Amen? 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 Amen. And that you would bless me. And next na prayer niya, enlarge my border or enlarge my territory. Kasi nga, kung malas-malas ka, wala ka naman, wala ibibigay sa'yo na territory. You know, I've been praying, pag ako nananay, Lord, pray for Pili, pray for Naga. Alam mo, nasa likod ng journal ko, nakasulat mga pangalan, pinag-pray ko ngayon lahat. Parang nung pagpunta ko ng Indonesia, Lord, parang ang ito ng territory ko. Enlarge mo nga, Lord. I wanna pray for Australia. Ang next na destination, Lord, gusto ko na Australia. Kaya since ako nag-chat na ako kay Anantik, sabi ko, pwede mo pumunta dyan. Nung nakita ko si Kleng na sa Australia, sabi ko, gusto ko sumunod. Pero you know what? Si Pastor Victor Pinatampan Church, all of the staff, nakapunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Hindi na nila mabilang. Ano mong ginagawa lang nila? They will go to London and pray doon sa London, sa city na yon. And after 2 days, uwi na sila sa Indonesia. Ngayon, si Pastor Victor nasa
Ghana, nasa South Africa, alam mo gagawin nila doon? Mag-pray, then uwi na. They pray, they are praying for nations and nations. That's why yung push ministry natin talaga napaka-powerful. And gusto mong i-multiply yun. My challenge right now, magbigay na ako ng challenge sa pili. I want to pray for every barangay sa Naga City. And next, all the cities ng Bicol. And next, the provinces. We want to go to the capital. We want to go to the LGU. And we want to pray doon sa kanilang plaza. And let's bring the Lord in every barangay, in every town, in every city. Gusto mong kunin yung promises sa akin na I want to give the abilities to you. Hindi lang po ako yung bawat isa sa akin. Sooner or later, you will come with me in Marawi. I want to pray in Marawi. Gusto kong iapak ang aking mga paa doon. Panalangin lang po. Ayaw mo na kong makipaglaban. Panalangin lang. And then uwi lang po tayo. Ganun lang po tayo kasimple. I want to go to Davao. I want to go to Luzon Park. I want to go to every city in this country to pray for this nation. Will you come with me? Amen. Parang ayaw mo. Will you come with me? Amen. Okay, magsimula na kayo ng prayer sa sakyan para convoy tayo. Amen? Amen. Money ka to me. And Lars, the border. Ito matindi. Alam mo bakit ka nilagay ni Lord sa work mo ngayon? Saan hospital ka, saan school ka, saan business ka, the Lord is giving you that territory. You are representing Jesus Christ in that place. Amen? Amen. Hindi ka lang nilagay ni Lord doon na, hindi mo lang ako. Hindi! Merong bagay na pinapagawa ang Panginoon sa iyo doon sa lugar na yun. It is your territory that your light shine unto these people. Sa katrabahuhan mo, ang daming malungkot. Sa katrabahuhan mo, ang daming sirang buhay. Sa katrabahuhan mo, ang daming magulang buhay. And yet you are the daughter, you are the son of Jesus Christ. You reflect good life. You reflect the blessing of the Lord. And this is the time for you to share that light and being salt sa mga katrabahuhan mo. Amen. Your workplace, your school, your campus is your territory. Kasi every time that you walk through in that place, kapatid, ipag-pray mo, Lord, binigyan mo sa akin to. Through, gamitin mo ako sa lugar na ito. And people may know you. Alam mo po, sa lahat na po ng hospital, every time na nag-walk ako, Lord, akin itong hospital na to, I want to pray for people in this. Lord, pag nag-pray ako dito, Lord, maraming mabubuhay. Yung mamamatay, Lord, kalooban mo yun. Yung hindi, Lord, kalooban mo rin. But every time that I go to the hospital para manalangin, every step ko, kapatid, kiniklaim ko, Lord, in this place, maraming gagaling, in this place, sa kapangyarihan mo, Lord, alam ko meron mangyayari. Start declaring into your life. Mamaya, pag uwi mo sa bahay mo, into your house, declare the goodness of the Lord into your house. Sabihin mo, Lord, I declare lahat ng tao dito sa bahay na ito magsisilbi sa'yo. Lord, I declare lahat ng tao sa bahay na ito makikilala ka. I declare mayroong pagbabago mangyayari sa bahay na ito. Amen? Amen. Will you do that later? Amen. Gawin mo yan. Make declaration. Lord, I declare na makakalaya kami sa sakit, makakalaya kami sa kahirapan, makakalaya kami kung anumang struggle na meron itong family ito. I declare right now. And the next prayer, Lord, that your hand might be with me and that you would keep me from harm so that it might not bring me pain. Ang demonyo, grabe ang paninira niya sa atin, sa totoo lang. Akala mo yung kapitbahay mo sumisira sa'yo? Akala mo yung asawa mo, yung kapit, yung pinsan mo, tita mo, hindi sila. Demonyo po. Demonyo is real. Real talk. Alam mo, gumagamit lang po siya. That's why sabi ng salita ng Panginoon, greater is He than who is in us than who is in this world. That Jesus Christ who lives in you is greater than your enemy. Alam mo, mga Indonesians, hindi sila pabebe pag nabubuhay sila bilis ng prayer. Alam mo, when they pray, Lord, we know na mapapasa amin ito. Lord, we know that we will break through. We know that we can overcome. Ganun parati. Puros offensive sila. Mabi na, Lord, protect mo, Lord, naaawa ko sa sabihin ko, Lord. Kapatid, you are the son and daughter of the King. Dapat nasa offensive side ka. You know what? God is bigger. God is stronger. Dapat nasa offensive side ka. Bakit? Kayang-kaya ng Diyos mo lahat ng pinagkataanan mo. Amen? And even the enemy, kayang-kaya niya. That's why, when you get home, kapatid, declare into your family, declare into your house,
I-declara mo that blessing will come, territory will enlarge, you know, you will, your family will get healed, lahat ng angkan mo, kung ikaw magpapalain, lahat ng membro ng angkan mo magpapalain. Gusto mo ba yun? Amen. Gusto mo yun? And start declaring, because the Lord honors your faith. Ino-honor ng Panginoon ang pananampalataya mo. And guess what? Nung manalangin ni Jabez, sinagot ng Panginoon, and God granted what He had asked. Ang sarap naman nun. And God granted what He has asked. Wow! Grinant ni Lord yung inas ni Jabez. Hindi kaya pwede mangyari rin yan, sir. Bakit? Hindi ba magkaparehas ang Diyos na nalapitan ni Jabez sa Diyos na pinag-uusapan namin ngayon? They're the same. God honors your faith. God honors your words. Kaya, pinalitan, hindi pumayag si Jabez na ganito na lang ang mangyayari sa buhay ko. Hindi ako papayag. I believe in the God of Israel. And I believe that He will grant my prayer. That's why, ang lakas ng panalangin niya, ang kapal ng mukha niya, Lord, bless me. So, dali. Di ba pangalan mo, malas, kamalasan, pain? Lord, bless me. Sandali. Lord, enlarge my God. Bakit? Hindi ka karapat-dapat na mabigyan. But the Lord granted what He had asked. Do you want that the Lord will grant you? Amen? And start declaring right now. Start declaring unto the Lord. Lord, bless me. Lord, enlarge my territory. And the Lord will grant everything. The Lord will grant what you have asked in Him. Amen? Amen? So, you know, let's walk in God's promises. Let's walk in God's promises. Kagaya ng panalangin ni Jabez, alam ko na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. And this is not the time for you to you know, to run back. You know, this is not the time for you na magbabebe sa ating Panginoon. This is the time for you to seek, to search the Lord. This is the time for you to knock. This is the time for you to ask in the Lord. Sabi niya, those who knock, I will open. Those who search, they will find. Those who ask, and it shall be given unto you. Kapatid, hindi nagsisinungaling ang Panginoon sa buhay mo. Let us walk in God's promises sa buhay mo. Right now, if you are ready for His promises, kapatid, start declaring into your life. Sabi mo sa Panginoon, Lord, bless me. Amen. Lord, bless me. Bless me, Lord. Lord, enlarge my territory. Declare it. Believe it. And the Lord will grant those promises. Amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. And I want you to stand on